Ladies and gentlemen, and the winner, Princess Sabrina Aguilar! Wala po tayong score na pinasigyan. Dito po ay base po sa performance po ng bata. I-announce ko na ang dalawang mananalo ng ating trip to Baguio. The grandest of them all! For today's video, dahil kakatapos-tapos lang ng aming dance recital nung isang araw, eto nga pala yung mga naganap nung araw na yon. Maaga nga pala ako nagising dito. Dahil ito na yung huling araw na papapractice namin. At ang oras nga para na practice namin ay alas 6 ng maga. Sa SM na nga pala kami magpapractice ngayon. At ngayong ding araw na ito, eto rin yung araw ng dance recital namin. Okay. Huling-huli na nga pala itong practice namin na ito. Kaya naman sobrang kinakabahan na ako. Pagkatapos nga pala namin mag-practice dito, uuwi na kami sa bahay at magpapahinga muna. Pagsapit nga pala ng hapon, pumunta na ako sa parlor ni Pokwa para magpa-hair and makeup sa kanya. Sana si Pokwa nga pala yung lagi nagme-makeup sa akin. At sa dami nga ng vlog ko, malamang kilala nyo na rin siya. Medyo kinakabahan nga pala ako ng mga time na to. Kasi medyo matagal na nung huling umakyat ako ng entablado. 4 years old nga lang pala ako noon. Nung sumali ako sa Munting Mucha ng San Pablo. Si Pokwa nga pala talaga yung nag-aayos sa akin. Simula nang bata pa ako. Okay. At dahil nga sobrang tagal na niya ako inaayusan, siguro kabisado niya na yung mukha ko kung paano niya ako papagandahin. Marami pa nga siguro akong konti sa sasalihan. Kaya itong si Pokwang na ito, marami pa siguro siyang magiging racket sa akin. Ito nga palang dance recital na ito. Ito nga pala yung pinagkabalaan ko itong bakasyon na ito. Medyo nakakaboring din kasi sa bahay. Lalo na hindi din naman ako pinapayagan maglaro ni na mami. Buti na lang may dance workshop na ganito. Nung natapos na nga pala kung ayusin ni Pokwang, dumaretso na nga pala kami sa SM kasi doon magaganap ang aming dance recital. Medyo excited nga pala ako dyan na may halong kaba. Pero dahil gusto ko nga pala itong ginagawa ko na ito, baliwala na itong kaba na to. Kasi nga nung pinapanood ko yung sinalihan ko dating contest, nakita ko yung sarili ko, lalo na at baby pa ako noon, hindi ko man lang naramdaman yung kaba ko noon. Dito nga rin pala ginanap yung Munting Mucha ng San Pablo. Pero dahil 9 years old na ako ngayon, at 4 years old lang ako noon, ngayon nararamdaman ko na yung kaba. Kasi marami kasing manonood dito eh. Ayan nga pala yung mga kasama kong sasayaw. At dahil nga nakita ko silang nag-e-enjoy lang, medyo nawawala na rin ng aking kaba. Nung ako nga pala ay nakaupo sa upuan, meron nga palang lumapit sa akin at nakakilala. Siya daw ay lagi nanonood ng vlog ko. Kaya naman, nagpa-picture siya sa akin. Ako nga pala ay masaya kapag meron nagpapa-picture sa akin. Kaya kayo, kapag nakita nyo ako, huwag kayo mahiyang magpa-picture sa akin. Lalo na, hindi naman ako suplada. O, tinan mo yung mga tito ko at tita ko. Nagpa-picture pa sila sa akin. Magsisimula na nga pala kami sumayaw dito. At itong opening number namin na ito ay talagang pinaghandaan namin. Parang asap nga yung mapapanood mo dito. Pero dahil mga bata pa rin kami, medyo hindi nga pala perfecto. Pero dahil pag-iigihan namin tong sayaw namin, sana magustuhan nyo naman tong performance namin. Yan nga palang mga unang nasayaw na yan. Yan ang aming mga coach. At sila ang masugid na nagtuturo sa amin. Lahat nga para sila ay magagaling. Dahil marami na din silang TV guesting na sinayawan. Napakasaya ko nga pala na sila ang naging coach ko. Kasi dahil sa kanila, na-enhance yung pagsasayaw ko. Dati nga pala ay puro TikTok lang ako. Dahil naturuan na nila ako, marami na ako ngayong alam na step. Yan nga pala ang aming opening number. Dahil nga hindi ko pwede itong lagyan ng sound, pagtsagaan nyo na itong voiceover na ito. Ito nga palang unang sayo namin na ito. Medyo nawawala-wala na yung kaba ko. At ang ginagawa ko na lang, ine-enjoy ang bawat step na ito. Napakarami nga pala namin sasayawin dito. Kaya itong pangalawang set namin na ito, dito nawala na talaga yung kaba ko. Kasi habang nagsisigawan lahat ng tao, lalo akong ginaganaan sa pagsasayaw. Dahil nga nag-enjoy ako sa opening number namin, itong pangalawang set namin na ito, dito masasabi kong wala na akong kaba. Kasi yung opening number namin na yun, ay medyo matagal na yung sayaw namin. Kasi sobrang haba nga ng opening number namin na yun, yung hiya ko ay talaga nawala na. Nakagana din talaga yung mga sigaw ng tao dito. Lalo na kung ang mga magulang natin ay napapangiti natin. Napakagaling nga pala ng mga coach namin magturo. Kasi
Kasi dahil iba-iba kami ng ugali, pero napagtiyagaan pa rin nila kaming turuan. Buti na lang talaga may dance workshop ng ganito. Kasi yung mga hindi marunong sumayaw at gusto matuto, dito paniguradong matututo ka. Kasi dahil sa mga coach na sobrang talented, nakaka-proud nga pala talaga ang aking mga coach. Dahil sa sobrang dami na nilang TV guest, talagang ang experience na nila ay sobrang layo na rin. Marami nga pala akong kasama dito ng mga batang hindi marunong sumayaw. Pero dahil magagaling ang coach namin magturo, sila ay gumaling na rin. At ito na ang aming third set. Sobrang ganado ko na dyan sa pagsisiyaw. Kasi ang kapakot talaga ay napalitan ng enjoyment itong kasamang konting modeling. At itong pagmamodel na ito ay gustong-gusto ko din. Gusto ko nga rin pala maging model balang araw. Yung mga tipong Miss Universe, pwede kaya? Napakarami ko nga pala talagang pangarap. Pero sana naman may matupad ako sa mga pangarap ko. Kasi lahat naman ang gusto ko ay inaaral ko. Kaya siguro mga pangarap kong ito ay matutubad ko rin. Kayo ba guys, marami din ba kayong pangarap sa buhay? Comment naman dyan sa baba. Mabalik nga tayo. Ia-award na nga pala dito kung sino makakatanggap ng trip to Baguio. Ito nga palang award na ito ay base sa performance namin. Pipilian nga pala sa amin dyan kung sino yung nag-stand out sa recital na to. Princess Sabrina Aguilar! Yeah! Napakasaya ko nga pala nung time na ito. Kasi hindi lang ako natuto magsayaw. Nanalo pa ako ng trip to Baguio. Sana. Nung natapos na nga pala yung aming recital, kami ay kumain sa mga inasal. At nung meron ulit nakakilala sa akin, ay nagpa-picture din sila. O diba, kunti-kunti na rin ako nakikilala dahil sa inyo. Kaya maraming salamat sa inyo. Yun lang, paalam. Please like, follow, and share. Thank you!